everyone, welcome and welcome back to my channel. Ayan guys, for today's video po, magbibigay na naman ng bagong kaalaman si Teacher Lynn. Ano nga ba ang ginagamit kong soil para po maging healthy ang aking aglaonema plants? So, bago ko po sabihin guys, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe my channel, Teacher Lynn Ganda. Paki-like at share na rin po ng aking videos at paki-click na rin po ng bell sa baba para po updated kayo sa lahat ng videos na in-upload ko. So, ayan guys, yun lang po kayo at huwag kayong aalis. Nandito na po ako sa aking garden. Ayan. So, ipapakita ko na sa inyo guys kung ano po yung ginagamit kong soil para po maging healthy yung aking aglaonema or aglaonema plant. So, bahala na kayo guys kung paano nyo po ito ipronounce. So, ayan. Ipapakita ko na po sa inyo. Guys, kaya po healthy yung aking aglaonema plants kasi nga po, ito yung ginagamit ko. Ito po yung pinaghalong rice hull at vermicast. So, kung hindi nyo po alam guys kung ano po yung vermicast, ito po yung end product ng earthworm. So, ayan po guys. Ayan. So, organic siya. At nilalagyan ko rin po siya guys ng loam soil at yung carbonized na rice hull. Ayan. So, sinunog po ito guys. Ayan. Pinaghahalo ko lang siya. So, ayan guys. Pakita ko po sa inyo kung paano kasi may iriripat po ako mamaya. So, ayan guys. Lalagay ako nito. Ito yung pinaghalong vermicast at rice hull. So, ayan guys. Ayan. Tapos ito guys, ito naman. Ito yung sinunog na rice hull at may halong loam soil. Ayan guys. So, may itim siya kasi nga sinunog. Ayan, guntingin po natin muna. So, ilagay na natin. Ayan. Pinagamitan ko siya guys ng charcoal. Nilalagyan ko po siya. Ito guys, dinudurog ko po. So, ano po nga ba ang kagandahan ng charcoal guys? So, ang charcoal kasi highly in porous. So, marami po siyang nutrients na nabibigay sa ating halaman at sa soil. So, ito rin po guys, itong charcoal na ito or uling, ito po yung nakakatulong para po ma-absorb yung excess na water from the roots. So, from that, naiiwasan po yung pagkaroon ng bacteria or fungus sa ating mga halaman. Ayan, soil natin. So, ayan guys, kukuha lang po tayo ng martilyo or pag wala pong martilyo, ito na lang po. Since hindi ko po nahanap yung martilyo, ito po yung gagamitin ko na pangdurog. Ito po yung bato. So, ayan guys. Durugin lang po natin siya. Ayan guys. Ayan po, durog na. So, ilalagay na po natin dito. Ihalo natin siya. Ayan. So, ang charcoal guys or uling is high in porous. Ito po ay nakakatulong upang lumago ang mga dahon ng ating mga halaman. So, ayan guys. Kaya maglalagay po kayo ng uling or charcoal. Ayan. Ayan guys. Cool. Meron pa po pala ako guys na inihahalo dun sa aking soil para po mas lalo pa pong tumaba yung mga aglaonema. So, ito po guys yung ginagamit ko, Ramgo. Oh, complete fertilizer. Ayan po. So, ito guys, pwede po siya guys sa mga veggies. Ayan, para po mamunga siya or mamulaklak. So, ginagamit ko po siya guys sa mga halaman ko. So, ginagamit ko siya dito sa aglo. Ayan, so. So, ganito siya guys. Papakita ko sa inyo. Ayan guys. Ayan.
So, mamaya, maglalagay po tayo nito. Complete fertilizer. Ayan. So, ibalik na po muna natin dito sa lalagyan. O, ayan guys. Since dalawa na po ito, may supling na at napaka-healthy, iriripat na po natin to guys para po hindi sila mag-agawan sa nutrients. So, bawal po ang may kaagaw. Bawal mag-agawan. Dapat isa lang. Ayan. Minsan maghugot-hugot din tayo. Ayan guys. Ayan, dalawa din po ito. Ayan. So, unahin po natin to guys. Ayan. So, ayan guys. Ayan, okay na. Huwag na muna natin siyang masyadong kunuin ng soil. So, ganyan na muna siya guys. Tapos, gagamitin natin siya guys nitong sabi kong fertilizer, complete fertilizer. So, ganito po guys ang paggagamit niya. Gamitin. So, ayan. 3 inches away from the base. So, mga dito. Pwede na rin dito. Ayan. Ayan. So, lagyan natin dito paikot. 3 inches away. Tapos, mamaya guys, didiligin ko siya ng water. So guys, kapag ano pala, kapag magdidilig pala kayo ng halaman, so nga po, mas mainam gamitin yung ano po, yung tubig ulan. So kapag umulan guys, magsahod na po kayo ng tubig, ayan, tapos takpan nyo lang dun sa balde or sa drum para hindi po pamahayan ng lamot. So yun na po ang gagamitin yung pang dilig dito sa mga aglaonema. So ayan guys, ayan. Basta wag na wag po kayong kukuha ng galing mismo dun sa sa gripo. So, kailangan po paumagahan po muna yun. Aglaonema guys, ayaw po nila sa direct sunlight. Kaya po, nilagay ko po sila dito sa gilid. Ayan. So, nasisinagan naman sila ng araw, pero po, hindi direct. Ayan. Kailangan din po nila kasi ng konting light din kahit papaano para po maging colorful din yung kanilang mga dahon. So ayan. Pero ayaw na ayaw po talaga nila yung direct sunlight kasi nga po. Ayun. So makikita mo po kapag na sunburn yung halaman mo kasi nga po yung gilid niya rin magkakaroon po siya ng mga kulubot-kulubot diyan at pag tumagal, magkakaroon na po siya ng brown color. So, as you can see naman guys, na wala pong brown color dito. So, napaka-healthy po ng ating halaman. Napaka-healthy po ng aking aglaonema plant. Ayan. Ayan. So, gusto nila guys yung moist, pero ayaw naman nila yung sobrang tubig, yung sobrang basang-basa. Kaya nga po guys, dapat alam niyo po yung right soil para po sa ating mga aglaonema. So, ayan guys, nandito lang po sila sa shaded area. Primer lang po, hindi po ako expert. Ayan. Base lang po ito sa aking experience, sa paghahalaman, at nag-research na rin po ako sa internet. Ayan. So, nakikita nyo naman po na very healthy talaga yung aking mga aglaonema. Ito guys yung next natin i-repot. Ayan. Tanggalin na muna natin. Thank you.
Guys, may papakita pa po ako sa inyo na another variety po ng aglaonema. Ayan po. So, ang kulay niya po is grayish. So, ayan siya, guys. Ayan. Very healthy rin po itong grayish na aglaonema ko. Ayan, guys. So, bago na siya. O, may bagong sibol. Ayan. So, makikita nyo yung dahon niya, guys. Nagigray siya. Ayan. Napakaganda po. At napaka-healthy talaga. Tabang-taba nila. Ayan. Ang tataba po ng aglaonema ko. So, ayan. So, sa mga gusto pong magtanim ng aglaonema or yung meron na pong mga tanim sa bahay, sana po nakatulong po ito sa inyo. Nakapagbigay po ako sa inyo ng information kung paano po ba maging healthy ang ating mga aglaonema. So, ayan po. So, ayan guys. Thank you so much for watching. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe my channel, Teacher Lynn Ganda. Like at share na rin po ng aking videos. So, ayan guys. Thank you. Bye-bye.